naglabas ng travel advisory ang Embahada ng Amerika dito sa Pilipinas dahil sa di manoy planong pambobomba ng isang grupo na mga terorista sa Metro Manila. Tiniyak naman ng AFP o ng Armed Forces of the Philippines na wala silang namomonitor na kumpirmadong banta sa Kamaynilaan. Gayunpaman, patuloy pa rin nilang pinag-iingat ang publiko. My report, si Ivan Mayrina. Sa mensaheng ito na inilabas ng U.S. Embassy ngayong araw, pinaalalahanan nila ang kanilang mga mamamayang nasa Pilipinas na mag-ingat at maging mapagmatsyag sa kanilang kapaligiran. Kailangan daw nakamonitor lagi sa balita. Pag may kahinahinalang bagay, huwag daw itong gagalawin at i-report agad sa kinauukulan. Ang ugat ng security message ang di umano'y planong pambobomba sa ilang bahagi ng Metro Manila. Bagay na inilahad daw ng 3 naaresong lalaki na may kaugnayan sa isang grupo ng mga terorista. Ang grupong tinutukoy ng security message, ang Raja Sulaiman Movement ayon sa Armed Forces of the Philippines. Isa sila sa mga grupong may koneksyon sa Al-Qaeda at sinasabing responsable sa pambobomba sa Super Ferry sa Manila Bay noong Pebrero taong 2004 kung saan mahigit 100 pasahero ang nasawi. Idinadawit din ang grupo sa 3 magkakasunod na pambobomba sa Metro Manila noong 2005. 4 noon ang nasawi at 6 na po ang sugatan. Hindi naman kinumpirma ng AFP kung may planong ang pambobomba ang mga nahuling suspect sa EDSA Muñoz itong Linggo ng hapon. Pero sa ngayon, wala raw silang namomonitor na kumpirmadong bomb threat sa Metro Manila. Sa ngayon, wala akong nakikitang report na tungkol sa plano o mayroon mga action o terrorist plots. Sa ngayon, wala tayong gano'n na dapat ikabahala ng ating mga kababayan. Gayunman sabi ng AFP, may bomb threat man o wala, kailangang laging handa at alerto ang publiko. Sa lahat ng mga citizens ng Pilipinas, dapat magtulong-tulong tayo when it comes to monitoring sa mga highly suspicious activities kagaya ng acts of terrorism. Ngayong araw, nagkaroon ng bomb threat sa Miriam College. Pansamantalang sinuspindi ang klase. Nabulabog din ang bomb threat ang mga estudyante at empleyado ng San Beda College itong Martes. Ito'y matapos makatanggap ang isang faculty staff ng text message na nagsasabing may bomba sa eskwelahan. Wala namang nakitang bomba ang mga police at K-9 units. Noong isang Linggo naman, Claret School of Quezon City ang nakatanggap ng bomb threat. Kanya-kanyang sundo ang mga nag-aalalang magulang sa kanilang mga anak. Pero tulad ng sa Miriam at San Beda, wala rin nakitang bomba. Iniimbestigahan na raw ng Philippine National Police ang magkakasunod na bomb threat. Magyan di o manoy planong pambobomba ng 3 naarestong lalaki sa Quezon City. Hindi nila isinasantabi ang posibilidad ng pananamantala ng ilang grupo sa sitwasyon para takutin ang publiko. Handa silang tumugon sa mga ganitong banta at pigilan ang mga grupong gustong manakot. Kung may impormasyon, pwede mag-report sa helpline ng PNP na Patrol 117 o mag-text sa 0917-847-5757. Ivan Mayrina, GMA News.